again sa ating pong channel. Ako, alam ko na miss niyo ako at alam ko mga dear carolers, sorry naman na kasi parati na lang nangangako si Ate C na parati tayong mag-upload ng mga videos, pero lahat ng pangako ko napapako. Sorry naman na mga dear carolers, alam ko po yung iba sa inyo nagme-message siya sa akin. Kasi wala akong upload na video. Point, point, point talaga tayo doon. Sorry na mga dear carolers, sapagkat si Ate C po ay of course, marami na namang sitwasyon na pinagdaanan sa ating pong buhay. Pero rest assured mga dear carolers, ngayon po, I'm back! And I'm definitely back for the end time. Ayan. At ito ang share ko sa inyo mga dear carolers. By the way ha, sorry po, medyo makalat yung aking likuran kasi Monday ngayon. Ngayon po ay AXA Day ni Ate C. Kaya tingnan nyo, nakasuot ako na Team TGE Team C-Pag. Yes, alam nyo naman, nakikita nyo po sa aking Facebook, mga dear carolers, na si Ate C po ay isang manager from AXA Philippines at proud na proud ako dyan. Kasi alam nyo mga dear carolers, being a manager is no joke, di ba? Alam nyo, ang dami-dami mong kailangan mong i-perform ng mga tasks and responsibilities. Hindi lang yon, syempre may mga kliyente ka pa, pero nag-e-enjoy ako mga dear carolers. In fact, pag binasa mo ngayon ang aking Facebook, renounce mo ang aking Facebook, nako si Ate C po ay may award, ha? Wow. Hindi lang sa branch namin, pero zone-wide. Ito yan. Kaya tingnan nyo, praise the Lord. At syempre po, thank you po sa aking mga clients and team, sa aking family, and of course, salamat sa ating Panginoon, higit sa lahat. And of course, shout out to Sir Darren, maraming salamat sa iyo, o diba? Salamat din kay Be, sa pagkasama sa akin mang liyente, at sa lahat po na bumubuo ng Team Sipag. Ay nako, parang pang-famous naman ano. Ngayon po mga dear carolers, may natutunan si Ate C. Actually, shout out to Bats, si Rubion, kilala niyo naman si Bats, diba mga dear carolers? Kasi, alam niyo, one time, we had the talk at napapagkwentuhan namin, di ba minsan kasi marami tayong mga bagay na binibili kasi hindi natin kailangan. You heard me right. Marami tayong mga bagay na binibili kasi hindi natin siya kailangan. Di ba? Totoo naman eh. Marami tayong mga impulses or yung tinatawag po ng mga impulse buying. So, tayo ay bumibili ng mga bagay, hindi naman natin need, kala natin ay kailangan, gina-justify ko pa, di ba, minsan pa, minsan, pero sabi sa akin ni Bans, ni Sis Ruby, sabi niya, alam mo sis, pwede pa yan maging pera, eh since hindi nga techie si Ate C, mga dear carolers, alam niyo ba, tinuruan niya ako na mag-carousel, nabulol tuloy ako, mag-carousel. But we are using the account of Miss Ruby and Bakta, di ba? Doon sa aming carousel. So, anong carousel? Eh, bakit ako nabubulol pag sinasabi ko yung carousel? Alam mo, ginawa ko mga dear carolers, chinek ko ano ba yung mga bagay-bagay na sa tingin ko ay mabubuhay naman ako na hindi ko naman kailangan kasi marami naman ako ng mga bagay na yon o marami naman ako nagagamit o hindi naman ako mayaman ha mga dear carolers. Marami lang siguro ako nagagamit sa ngayon. Kaya, for example, itong bag na to, love na love ko itong bag na to, pero alam ko hindi ko naman na siya nagagamit. Okay, sabi ko, ibibenta ko na lang para maging cash. At alam nyo, pag binenta ko siya, actually nakabenta na kami. Tatlo or apat na yata na items dun sa carousel. Wow. Natutuwa ako kasi nag-a-add siya doon sa aking savings. O diba, nagiging pera pa. Tapos natutuwa pa yung mga nagbabay, natutuwa pa yung mga bumibili yung aking mga items. Eh, to make the long story short, ito naman ay nagamit ko na, okay, na-enjoy ko na. So, binibenta na yan ni Ate C. Paano ko ba siya binibenta? Siguro we're going to have a separate session. Tuturuan tayo ni Sis Buds kasi siya lang naman talaga yung nagbebenta. Ako, nagpipicture lang ako ng mga gamit ko na hindi ko na ginagamit. Tapos binibenta natin para siya maging pera. Alam niyo mga carolers nowadays, we need to be very, very practical. Ayan. Kailangan maging practical na tayo ngayon. Ate C, hindi pwedeng bili ng bili. Hindi pwedeng bili ng bili. O, diba? Yan talaga yung mga sinasabi ko sa sarili ko. Kaya minsan, tao lang din at ayoko pong i-justify, minsan pumapalpak din ako sa mga bagay na yan. At alam nyo pa, ito po na isa pa akong ganap. Alam nyo ba, nagti-TikTok na si Ate C. Kaya please lang mga dear carolers, i-follow nyo na ako dito sa aking TikTok account. Uy, nag-i-enjoy ako ha. Shout out sa aking loving daughter, sa aking baby na si Chloe. Tinuruan niya ako, pero hindi pa ako ganun talaga kasi na yung mga dear carolers.
kanina nagsani lang ako, gumawa lang ako ng isang video doon sa TikTok. O paano mga Dear Carolers? I just drop by para kayo ay kausapin. Pero don't worry, I promise na parating na ako mag-vlog. Okay ba yun mga Dear Carolers? So paano kung nagustuhan nyo ngayon ang ating pong sinabi, ang ating topic for today, all you have to do is, of course, to like our video. Don't forget to subscribe at syempre hit the notification bell para kayo po ay ma-notify sa ating mga bagong uploads. Paano mga Dear Carolers? Bye-bye!